Thank you, Lord. Thank you, Sir Tom. Thank you, Madam Kim. Guys, without further ado, please help me welcome SPD, my idol, upline Ken Quierre. Ayan, ay, fantastic morning po, no? So, sino po uli yung mga bisita natin? Yung pong mga hindi pa member, pakitaas po yung kamay. Ayan, palakpakan naman natin, no? Yung mga bisita natin, no? And of course, the rest, no? Is mga members na. Actually, yung part ko, no? Napaka-short na lang siya. Diba? So, I believe sa dami nung nakita natin ganina, I'm pretty sure, no? Ikaw is sobrang decided na. No, na gawin yung Ifern, no? Sa mga bisita po natin, meron po ba tayong mga kasama na negosyante? Meron ba? Anong negosyo ni ate? Oh, wala na. Tapos na yung boxing sa kanya, no? Oo. Oo, kasi bakit? Nung naimbita ako 2016, no? Nung umupo ako dyan, no? Hindi ko yun alam, eh. Hindi ko siya alam gawin, di ba? Construction worker ako by profession, no? And lahat ng businesses ngayon is nasa e-commerce na. Diba? So if you are doing the e-commerce, bago mo nakita si Ifern, sobrang laking advantage nun. No? So i-grab mo yung Ifern opportunity. No? Sino pa? Sino pa yung mga negosyante? Wala na. Yung mga empleyado, taas yung kamay. Dun sa mga bisita natin. No? Sige, even the members. Ayan. So, si kapatid, ano yung ginagawa mo? I mean, ano yung trabaho? DMCI. Okay. So, condo, tama ba? Okay, no? Ah, okay. I see. Oh, sige. But ikaw lang nagtaas ng kamay? Joke lang. Ayan, di ba? So, still, no? You have the advantage. Bakit, no? Sales siya. Tama ba? Oo. Again, unlike dun sa profession ko, nung ginagawa ko yung Ifern, may connection ba yung pagiging welder sa pagiging negosyante? Wala. Tama? But, because of the proven system ni Ifern, tama, ganito yung nangyari sa buhay ko. What more ikaw na meron kang malaking advantage? Tama? Okay. Anyway, wag na nating patagalin, no? So, I prepared some slide, no? Ilang piraso lang po siya, no? So, again, ito lang po yung nakita ko, no? Or mga things, di ba? Or mga part na kinonsider ko dun sa presentation. Okay? Nung nakita ko siya way back 2016. Ayan. Ingat kayo, ha? Baka malipat kayo sa... Okay, uulitin po natin siya from the start. No? Baka hindi niyo po naiintindihan. De, joke lang po, no? So, simple lang po siya, camp. Okay, basahin nga natin. Camp, okay, no? So, actually, it's an acronym po, no? C stands for capitalization and credibility. Tama ba? Kung ikaw mismo yung magninegosyo, tama? Given ho na may capitalization, tama? No? And very important din, yung credibility. Tama ba? Okay. So ako, batang palingki po ako, no? Kaya ako na-appreciate yung capitalization here in Ifern. Alam ko at dayang age yung realidad sa pagninegosyo. Okay? Nangangailangan siya ng ano? Malaking kapital. Okay? Since batang palingki po ako, may dalawang tao na nangangapital. Dalawang klase, no? Isang nangapital para sa isang pwesto at isang nangapital para sa limang pwesto. Tama? At the end of the day, sino yung tingin mo malaking kinita? Yung lima yung pwesto, syempre. Tama? And that's the reality sa traditional business. For you to earn big, you need to capital big. Tama? Eh, nung nakaupo ako dyan, based dun sa presentation kanina, no? Ito lang daw yung kailangan ko. Na capitalization. Actually, to be honest, hindi ako makapaniwala. Habang nakaupo ako dyan, sabi ko, paano nangyari yun? No? Hindi ko napansin yung amount nung kailangan ko ilabas. Alam niyo kung ano yung nakaagaw ng attention ko? Kung magkano po yung maximum potential income niya. And bago matapos yung presentation, na-compute ko po siya. Tama? Walang labis, walang kulang. Yun po yung pwede mong kitain. Di ba? So again, ito, magtayo ka ng pangalan nito, yung sari-sari store. Tama? Tama ba? Sa isang maganda, di ba? Or presentable sari-sari store, kailangan may ref. Tama? Umikot ka sa mall, magkano yung ref? Oh, depende siyempre sa klase ng ref. Tama? Pero again, itong amount na to parang ref lang siya. Tama? But here in Ifern, capitalization na siya, 7 na yung accounts mo, and meron siyang maximum potential income na 4 na milyon. Maganda ba siya or magandang maganda? Magandang maganda, di ba? So para sa akin, sabi ko, check yun, di ba? Okay, next. Ayan. So syempre, sa pagninegosyo, kailangan pag nag-put up ka, tama? Ikaw yung mag-aano nung magpo-provide ng office. Tama ba? Ikaw magpo-provide ng produkto, tama? O pag may produkto, syempre, kailangan may manufacturing ka, etc. So on and so forth.
Licenses pa lang, huwag na natin pag-uusapan yung mga building. Sasakit na yung bulsa mo. Tama? But, here in Ifern, nung ako'y nakaupo dyan, ang realization ko, magandang negosyo siya. Bakit? Kompleto na. Hindi ko na po problemahin siya. Ipuprovide na siya ng company. Okay? Yung office, oh, which is nandito tayo ngayon. Tama? O, yung toll manufacturing plant and yung warehouse, actually, di ba? Kompleto na. Tama? Ikaw na lang yung kulang. Okay? So, next natin, of course, credibility. Tama? SM. Kilala pong company SM? Ang DMCA ba? SM ba siya? O iba? Kakompetensya? Ah, kalaban, no? Kaya medyo galit yung ano mo, no? joke lang, kapatid. Pinapatawa lang kita. No? O, medyo kala, ano pala natin siya, di ba? Ano ba yung sa... Muntik ako magtrabaho dyan, eh. Oh, medyo mataas lang ng 50 pesos yung dun sa kamay na pasukan ko, kaya ginirap ko eh, no? Oh. Ayan, anyway, SM, kilala naman eh, di ba? Nakapasok na sa SM, nakapunta na sa SM, di ba? Magandang company ba siya? Sa kanila daw, hindi. Joke ko lang ha. Oo, magandang company. Bakit? Bata pa lang tayo, alam na natin yung SM eh, di ba? Sabi nga yung may-ari, lolo ng lahat daw yun eh. Ama? Oh. Do you think, kung pangit yung Ifern, makikipag-tie-up ba sa SM? Di ba hindi? So, ibig sabihin, ganun kaganda yung credibility ng company. Tama? Ganun kaganda yung credibility ng may-ari. That's why even yung malalaking company no, dito sa Pilipinas nakikipag-tie-up sa atin. Petron, at the same time. Tama? Kilala natin siya, di ba? Same question. Do you think makikipag-tie-up si Petron kung pangit yung Ifern? Siyempre, hindi. Tama? So, we have a partnership po dyan sa Petron. Next naman, yung mga pinakita kanina, no, Jordan. Jordan is international brand. Even grade 2 na bata, tanongin mo kung alam yung Jordan. Alam na alam yan. Ama, we have a partnership din po doon. Diba? So yan yung president and CEO ng Jordan Philippines and Nike Philippines. Yung, ayan po, yung naka-BMW. Diba, naka-BMW. Hindi niya alam yung joke na yun. Anyway, ayan, diba, yung card natin, as you can see, kakulay pa siya ng Ifern, Tisera. Tama, no, one of the well-known jeweler shop dito sa Philippines, mga rich and famous, at the same time mga politician, businessman diyan bumibili po, no. Nandiyan kami mag-asawa eh, no. Ito, 'di ba? So again, same question, 'di ba? Do you think makikipag-tie up 'yan kung pangit yung Ifern? Syempre hindi. 'Di ba? Again, ganun kaganda yung credibility, no, nung nakita nating opportunity. Next naman, familiar sa Mercedes-Benz. Ayan, 'di ba? Oh. Ang Mercedes-Benz or yung Katz Motors dito sa Philippines, sila po yung exclusive distributor ng mga luxury cars. Diba? Like Land Rover, Harley Davidson, at the same time motorcycle. No? Ano pa ba? Jaguar actually. No? And marami pang iba. No? Maraming mga luxury brand. No? And again, we have a partnership din sa Katz Motors. Diba? So ako nung nakikita ko yan, mahilig ako sa sasakyan. Sabi ko maganda siya. Diba? Malupit. No? O yan, Auto Hub. No, Auto Hub naman, no, again, same din, maraming luxury brand din yung ino-offer nila o sila yung exclusive distributor. Isa na doon yung Mini Cooper. That's why here in Ifern, we have a Mini Ladies, no, na every Wednesday naman po kinakandak yung presentation nila, no. And at the same time, Rolls-Royce, Pagani, actually yung Lotus na nandyan sa baba, no, na pagmamayari ni P.D. Ali, no, so sa Auto Hub po siya binili. Okay, so again, we have a partnership, no, dun sa mga kilalang company, no, or distributor ng magagandang sasakyan dito sa Pilipinas. And of course, Prutas, which is na-mention din kanina, di ba, or nadaanan din kanina, no, we have a partnership din po sa Prutas, no. Ito yung isa sa mga kinikilig ako, eh. Bakit ako kinikilig, no? Bata pa lang ako, gusto ko na magnegosyo. It's just so happen, yung nanay ko, pumapasok lang kung saan-saan, yung tatay ko naman driver. Tama, kumbaga, siguro kakapusan, tama, resources at the same time, di siya nangyari, no? But nung na-meet ko si Ifern, no, based dun sa mga pinapakita ko sa inyo, nagustuhan ko talaga siya. Aside pa dun, nung nandito na ako sa loob, no, mas na-excite ako at mas kinilig ako kasi because of this. Tama, if you hit the certain rank, no, pwede kang mag-franchise, no, nung Prutas. Tama? Eh, halos lahat naman tayo familiar dun sa mga prutas eh, di ba? Parang lahat yata ng mall may mga prutas na stall, di ba? O, pwede tayong makapag-franchise po nun. Ang maganda, no, hindi mo na siya asigasuhin, hindi na sakit siya ng ulo. Kasi yung ipa-franchise natin, no, is yung mga existing na nakumikita. Ama, dividendo ba yung tawag dun every month? O, yun, dividendo ka na lang ng dividendo every month, di ba? So, sobrang ganda nun, ama. Next naman, Samsung. Tama ba, Samsung, kilalang brand din? Ama, baka nga Samsung pa yung brand ng cellphone mo, yung aircon mo sa bahay, yung rep or kung ano pa man yan. Ama, so again, we have a partnership din po dun sa Samsung.
Diba? Actually, every time na nagpipresent ako, no, it's either restaurant, diba? Kung saan lugar man, mall, diba? Pag nakita nila, oh nga, no, Samsung, no, tapos may partnership dun sa, ano, diba, dun sa company na ino-offer mo, diba? Nagugustuhan na nila, diba? Kasi sabi nga ni Upline Vinci kanina, diba? Sa panahon natin ngayon, alam mo na yung totoo at hindi, eh, diba? Nagagets nyo, diba? So again, it's showing, diba, how legit, no, yung ating company, okay? Ito, importante rin ba siya? So, tapos na tayo sa C. Nandito na tayo sa A. No? A stands for attainability. Ama, taas nga yung kamay. Konti lang naman tayo. Yung na-feel mo, di ba, nang kaya ko kaya siya. Attainable nga ba siya? Kasi ako, nung 2016, totoo, ako yun. Isa ako dun sa mga tao na yun. Siguro, it's siyempre given. At yung profession ko, parang imposible kong magawa, eh, di ba? Parang imposible akong maging successful, eh, di ba? So ikaw, isa ka din, 'di ba, doon sa mga tao right now, 'di ba, na may question or medyo may konting ano, 'di ba? Pag-aalinlangan kung kakayanin mo ba siya, 'di ba? Tulungan kita, 'di ba? The answer is yes. Ako na lang 'yung tignan mo. 'Di ba? As a former construction worker, 'di ba? Welder, kapatid, no. Talagang masasabi mo imposible siya. Eh. Pero sabi ko nga sa iyo, no, meron sistema 'yung Ifern. Na even ako as construction worker, nung sinundan ko 'yung sistema, ganito 'yung nangyari sa akin. Tama? So if ikaw, no, hindi ko natanungin kung ano yung tinapos mo, di ba? Kung ano yung background mo, etc. Tama? I'm pretty sure, mas mataas ka sa isang construction worker. Tama? Baka mas mataas lang yung pinagtatrabuhan ko, di ba? Pero tabuhay, hindi, di ba? Alam mo yun? Okay? So ayan, di ba? So yan yung itsura ko, no? Ayan, baka may hindi naniniwalang welder, eh, di ba? Yung huli kong pinagtrabuhan na sa construction worker, Stansia Mall. Yung malapit lang dito, mga 2 kilometers or less than 2 kilometers away from dito sa office natin. No? Yung picture naman na yan, yun yung warehouse ng Epson, no, sa Batangas, no? Ayan, sa FPIP. Okay? So, isa sa mga na-appreciate ko rin sa Ifern, no, is the mentorship. So, nasa M na tayo. No? Mentorship. No? And I realize, simply lang, ama, sa buhay pala, kailangan talaga pala natin ng someone na magtuturo sa atin. Ama, napaka-importante pala talaga niya. Okay? Regardless kung ano man ginagawa mo. Bakit ko siya na-realize? Totoo lang, di ba? Even yung mga successful na negosyo. Di ba? Nagulat ako na up to now, even if successful na sila, meron pa rin palang someone na nagtuturo at naggumagabay sa kanila. Ama, mentorship. Di ba? Na-connect ko lang din siya, no? Even if di ako nakatapos, na-realize ko lang din, no? Na kaya ako nakakapag-grade 2 kasi naipasa ko yung grade 1. Tama? At kung paano ko, at bakit ko naipasa yung grade 1, meron akong guro, di ba, na nagturo sa akin, parents ko, tama, o yung kaklase ko, etc., so on and so forth. And I realized that's how important, no, yung meron kang mentor or meron kang someone, tama, na magtuturo at gagabay sa'yo. And to be honest, hindi ko siya magagawa, tama, kung walang tao na tumulong or naggabay po sa akin, no. The good thing, sa opportunity po na nakita natin today, tama, is nandun po yung mentorship na tinatawag. No? So yan po yung ilang sa mga pictures na nakip naming mag-asawa nung time na nagsisimula kami dito sa Ifern. Okay? And yung isa po sa mga tao na talagang very hands-on, no, na nagturo sa amin, na gabay sa amin, is walang iba kundi yung ating President and CEO, Mr. Tumanitan. Diba? And I assure you, kapatid, no, once you become a member ng Ifern, you will have a chance, no, na i-mentor din ng ating President and CEO. Katulad nung ginawa niya sa amin, no? Ayan. So, sino ba si Sir Tom? Ama, from a family of Tan, 'di ba? Well-known family name, 'di ba? When it comes dun sa business, 'di ba? So, one of the mentor nung Mentor Me program or yung Go Negosyo program na affiliated sa government po natin, tama? Na-featured sa mga kung ano-anong magazine, 'di ba? Recently na interview, no, nung mga kilalang tao, 'di ba? And of course, no, napakarami niyang award kung businesses po yung pag-uusapan natin. Siya po yung magiging billionaire mentor natin. Tama? And again, meron akong another realization, kapatid. Dami kong realization, no? Ayan, no? Naalala ko kung bakit di ako nakatapos. Mm-hmm. 6 kaming magtotropa. Mm. Lahat kami yung hindi nakatapos. Oo, kasi matitigas po yung mukha namin. Mga sutil ba, magugulo, ganun, di ba? O kaya pala hindi ako nakatapos, di ba? And meron ako nabasang libro. Nung member na ako ng Ifern, naging mahilig ako magbasa. Ama, meron akong nabasa, no, yung tinatawag na law of association. Ama, kung gusto mo daw, no, na may mabago yung buhay mo, example, kung gusto mong maging basketball player or magaling na basketball player, tama ba? Dapat lagi kang sumama
tama? Dun sa mga lagi nagbabasketball. And kasasama mo, nahasa ka, tama? Hanggang sa maging magaling ka na basketball player. Okay? So ngayon, di ba, nandito kayo ngayon sa Ifern, tama? Inimbita kayo, I don't know kung sino yung nag-invite sa inyo. It's either kapatid, kaklase, kaibigan, kung sino man yan, tama? Pwede mo siyang samahan dito sa ginagawa niya. Bakit, no? Kasi po, no, dito po sa Ifern, no, yung nagtuturo is bilyonaryo. Tama? Eh ako, isa sa mga goal ko in life, tama? Maging milyonaryo. Yes, isa po yun sa mga goal ko, tama? Eh somehow nakasama ako, no, doon sa mga tao na nagninegosyo. Tama? Ngayon natutunan ko yung pagninegosyo. Tapos yung nagtuturo pa sa akin, tama? Bilyonaryo. 'Di ba? Na-associate ko yung sarili ko sa kanila, kaya nabago yung buhay. 'Di ba? As a dating construction worker, 'di ba? Natutunan ko kung paano mag-isip yung isang negosyante. Kasi bakit? In-associate ko yung sarili ko dun sa mga negosyante. Tama? Oh. Ngayon, in-associate ko yung sarili ko sa isang bilyonaryo. Nakita ko kung paano gumawa ng way, tama? Maghanap ng opportunity, 'di ba? Mag-take ng actions, mag-respond, no? Yung isang bilyonaryo. So, siyempre, malayo pa, pero I believe, ang dami kong na-adapt, ang dami kong nakuha. And same din, no, dun sa nangyari sa akin kung bakit di ako nakatapos ng pag-aaral. Kasi in-associate ko rin yung sarili ko, no, dun sa mga, alam mo, yung kakating, tama? Papasok pa lang akong git, tara Ken, di ba? Masama naman ako, kaladgari na ako, eh, di ba? Ayun, hindi kami nakatapos pare-pareho. Tama? So ngayon, dun sa ginagawa nyo, no, dun sa ginagawa nyo, kapatid, no, if nakikita mo, di ba, na majority ng pangarap mo sa buhay, kaya mong tuparin dun sa existing na ginagawa mo. Ako nagsasabi sa'yo, dyan ka na lang. Ama? Pero if hindi mo siya nakikita, ama? Dito ka sa Ifern. Ama? Gawin mo yung Ifern. Diba? Oo, gawin mo yung Ifern. Kasi katulad nung nangyari sa akin, again, walang magic, kapatid. Walang magic, totoo. Diba? Sabi ko nga, paulit-ulit kanina, no? Umupo rin ako dyan, 2016. Lahat ng nakita mo, nakita ko rin. Ama, lahat 'yan, kapatid, lahat ng pinakita sa inyo. Mas maganda pa ngayon nakita niyo ngayon eh. Ama, kasi maraming updates na nangyari, 'di ba? Ang kailangan mo lang, kapatid, is gawin yung Ifern. I-grab mo lang yung opportunity. Lahat ng Pilipino daw masipag. Kaya nga pag sa applyan sa abroad, pag nalaman Pilipino, 'di ba? Parang automatic tanggap na eh, madiskarte daw, ganun, masipag, etc., no? Kaso lang mali lang 'yung napaglalagyan natin ng sipag. Tama? Ako, kung meron mang sikreto na ginawa ko, in-apply ko lang yung sipag na meron ako sa construction dito sa Ifern opportunity na to. And the rest is history. Diba? And aside pa doon, no, may mga tao pa na magtuturo sa atin or mag-guide. Okay? Tama ba? Napaka-basic lang siya eh. Ako, simple lang belief ko eh. Anything na pinagtutulong-tulungan, gumagaan. Tama? Oh, so ito, gagawin nyo yung negosyo na hindi kayo nag-iisa. No, marami yung tao nag-invite sa iyo, di ba? And even mga cross lines, tama? Pwede mo yung lapitan, pwede kang mag-ask ng questions or tips. No? Last but not the least, no, P stands for products. Tama? Oh, bakit products? No? Kasi ako, I believe, kahit ikaw yung pinakamagaling na taong magsalita, kahit ikaw, kapatid, yung pinakamagaling na salesman, sales lady, pag pangit yung produkto mo, kapatid, do you think babay uli siya or bibili uli siya? Hindi na. Tama? Naalala niyo yung presentation kanina, yung regarding dun sa GSR? Tama? Nung nagsisimula kami sa Ifern, yung ini-income namin dun, first income namin sa GSR, is only 111 pesos. Way back 2016, 111 pesos. Tama? The good thing, nagkaroon kami ng income, meaning may tao na bumili nung produkto. Tama, yun yung simple explanation dun sa GSR eh. Tama, pag may bumili ng Ifern products under your organization, meron kang porsyento or kita. Tama? So, 2016, 111 pesos lang. Ito yung malupit. Tama? After ilang years na ginagawa namin siya, nag-a-average siya 100 to 150,000 pesos per month. Tama, pumapasok po siya every 15 of the month. Tama? I think, no, one way siya to prove, no, na yung produkto ni Ifern maganda. Bakit? Kasi po, every month may bumibili ng produkto. Tama? Literal na po siya na may demand. Nagigets niyo po? Diba? So, ibig sabihin, no, yung produkto ni Ifern maganda po siya. In fact, no, yung Ifern products po, napakarami niyang award. No? Tayo lang po yung only vitamin D na merong World Branding Award dito sa Pilipinas. And take note, ha, yung World Branding Award, since again, welder tayo, hindi naman ako familiar din sa mga ganyang mga award, no? Ni-research ko po yung World Branding Award, nagulat ako. Diba? Na dito pala sa Pilipinas, 6 lang na company yung may ganyang award. Tama? And out of 6 companies na mayroong ganyang award dito sa Pilipinas, tayo po yung pinakabatang kumpanya, ama, na may World Branding Award.
Diba? Hindi mo ganun kalupit po yung Ifern as you can see, no? Diba? If I'm not mistaken, this year, no? If I or November or December yata, no? I-receive natin yung PIP, tama ba? O for PIP, PIP o no? World Branding Award po ng ating Vitamin D. Tama? Kahit i-research mo siya. Tama? Kahit i-research mo siya kapatid, no? I-type mo lang sa Google, no? Yung Vitamin D or yung Fern D, napakarami pong testimony. Tama? That's why po maraming tao yung bumibili nung Ifern products. Okay? And ako, sa akin ha, dun sa mga magiging future members natin, mas madali nang gawin sa inyo yung Ifern. Diba? Bigyan ko kayo ng konting ano, no? Tip, diba? Ayan. Kasi kami, nung ginagawa namin yung negosyo, tama, nung 2016, wala pang pandemic. Di pa po nangyayari yung pandemic, no? And to be honest, no, dun sa presentation na ginagawa, no, majority po, no, mas mahaba yung oras na ibibigay namin to open yung mind ng tao na they need vitamins. Tama, especially kung yung mga kausap namin is yung mga ka-age bracket ko, diba, na 18, 31 na po ako, diba? Hindi, mga bata ba? Diba, lagi nilang excuse, bakit ako magbabitamins kin wala naman akong nararamdaman? Tama, bakit ako magbabitamins? Wala naman akong, alam mo yun, sakit, tama, etc., so on and so forth. Not until nangyari po yung pandemic. Maniwala ka kapatid, no, kung distributor ka ng Ifern nung pandemic, ay nako, ikaw hanapin ng tao. Actually, up to now. Kaya kailangan nga natin ng mas maraming distributors. Eh. Tama, kasi hindi natin ma-accommodate yung number of customers. Eh. Tama, kaya as you can see, no, Luzon, Visayas, Mindanao, and even international, nag-expand yung company natin. Tama, naghahanap po talaga tayo ng mga distributors. Tama? So ngayon, ibig sabihin, kung gagawin mo yung Ifern member, especially si ate, no, na nag-e-commerce na siya, di ba? Eh, again, mas madali na. Tama? Kasi literal na yung mga mind ng tao ngayon, no? Regardless kung anong estado sa buhay, tama, anong edad kapatid, anggap na ng mind nila, no, na they need vitamins. Tama, na kailangan ho nila, di ba, ng vitamina. Laban ako ng putulan ng daliri ngayon eh. Tama, magbukas tayo ng 10 bahay, di ba, dito sa Pasig, no, laban ako na merong alcohol at vitamins eh. Di ba? So ibig sabihin kapatid, no, yung mga products natin sa Ifern, literal na may bibili sa'yo. Tama? Kaso lang, paano kung magbebenta kung wala kang produkto? Diba? Kailangan mong maging part ng Ifern. Okay? So, and again, I assure you kapatid na dekalidad yung ating mga produkto. Diba? Again, sabi ko nga, i-search mo lang siya. Diba? And because of that products, because of that opportunity, no, from being a construction worker, no, now I am part of the Regal Circle ng Ifern. No, for you na maging part po niyan, diba? Kailangan nag-earn ka ng minimum 1 million pesos in 12 consecutive months. No? And ayan, isa na rin tayo dun sa mga SAPAR Presidential Director of Ifern. Noxe, ay, abang eh, no? Ayan, and again, nangyari siya because of Ifern, no? And again, baka naiisip nyo, nare-realize nyo, hindi, di ba? Baka huli na kami, ama? Or baka katulad mo, so you can, ano? Kasi katulad yung sinabi mo kanina, di ba? Nahirapan eh, no? Di ba? Oo, wala ka ng mga resources. Di ba? Oo, wala ako talaga as in, no? Nung nag-start kami, meron kaming 3 months old baby. Yung story kung paano ako naging part ng Ifern, no? Locally, welder ako, ama. Magkano lang yung sweldo ko, ama. Dumating sa time, kinakapos na talaga. Kinakapos na, hindi na talaga enough. No? Lumalapit na ako kani-ganino, di ba? Parang lahat yata ng relatives ko, kaibigan, nalapitan ko na, ama. So I realized, sabi ko mag-abroad ako. Ama, nung binigay naman ni Lord yung opportunity na lumabas ako ng bansa, 2 months old lang yung panganay ko na si Kendra. Okay? Habang papalapit yung araw ng pag-alis ko, di ba, parang lumalayo rin yung loob ko na itutuloy ko pa ba? Parang nagiging 50-50 ko. Ama, to make the long story short, hindi ko siya tinuloy. Ama, and we pray mag-asawa na, Lord, baka naman may opportunity na nasa Pilipinas lang, di namin kailangan mag-iwahiwalay. After 2 weeks of praying, yung Ifern yung pinakita sa amin. Ama, yung Ifern, ito, lahat na nakita nyo, no? So, mamaya, ewan ko kung nandito sa slide na to yung picture. So, we started Ifern, kapatid. Commute kami, umaraw, umulan. Ama, kung anumang oras yan, no? Ito, isa sa pinaka-memorable picture na nakip ko. E, sinama ko siya sa slide. Itong picture po na to, kung mapapansin nyo, nakangiti kaming mag-asawa. Ang reason, kasi may naniwala po sa amin, may sumama, di ba? May nag-join in short, ama? Pero kung makikita nyo yung mukha ng anak ko, sobrang pagod na pagod na. Ama? Sobrang pagod na pagod na. And take note of this, ha. This picture po is taken 1 to 2 a.m. in the morning. Umaalis po kami umaga. Kaya yung bata, pagod na pagod na. And this moment po, yung paulit-ulit, di ba, na ginagawa kong motivation in life. No? Kasi bakit? Nung moment po na yan, no, hingi ako ng hingi ng sorry sa anak ko. Kahit hindi niya ako naiintindihan, 3 months old lang siya, parang ako si Raulo sa jeep eh. Di ba? Oh, sabi ko, anak, pasensya ka na, pasensya ka na. Di ba? Sabi ko, tiis ka lang, lalaban lang, di ba? Pasensya ka na. Si
ano si tatay, ganun-ganun, di ba? Parang may mga mistake, etc. or something, di ba? Sabi ko, anak, pasahin sa kanak, di ba? Babawi si tatay, di ba? Ayan, so mga sumunod na picture, bus naman, jeep, no? Wala pang ayin sa motor, di ba? May mga ganun picture kami. Nakurap lang yung cellphone natin, di ba? And yun pala siya. Tama, na-realize ko no, lahat pala nung sacrifices na ibinibigay natin, 'di ba? Lahat pala nung sakripisyo, 'di ba? Lahat nung effort, lahat nung time kapatid, no. Nakikita pala siya ni Lord. Tama, kailangan mo lang siyang ituloy-tuloy, no. So ako tinuloy-tuloy ko, 'di ba? Kasi pagbabago ng buhay yung pinag-uusapan, no. Kayo yung sumagot, tama? Worth it po ba siya? 'Di ba? Kasi tingnan niyo yung sa mga picture naman sa baba. Tama? O ngayon lalaki sila, no, doon sa mga luxury cars. Diba? Ngayon, na Porsche Cayenne, no? Mini Cooper, Mercedes-Benz, diba? Na, again, no? Katulad ko nung nagsisimula, no? Wala rin naman resources, eh. Tama? But, again, because of this opportunity, sabi ko kasi, walang magic, kapatid, no? Ito lang din yung ginawa ko. Diba? Kung pasipaga ng labanan, kapatid, I believe meron ka rin yan. Tama? Kung hugot sa buhay ang usapan, kapatid, I believe meron ka rin yan. Ama, meron, lahat meron tayo niyan eh, di ba? Ang kulang lang sa ating mga Pilipino, alam niyo kung ano, opportunity. And today, no, pinakita na sa iyo ni Lord yung napakagandang opportunity na Ifern, kailangan mo na lang siyang i-grab, no? Ngayon po malaki na si Kendra, no? 7 years old na po siya. Ngayon na si Kendra. Oh, di ba? Tas tatlo na po yung baby ko, no? Ayun, meron akong 5 months old right now. Ayun, buntis pa si Mrs. Jan, di ba? So, yung life na yung pagbabago doon sa life namin, nagkaroon siya ng movie. No, nagkaroon siya ng movie, ang title niya Bakal, no, doon sa mga hindi pa nakakapanood, no. Ayan, meron po siya sa YouTube, available po sa type niyo lang yung Bakal, no. And available din siya sa Netflix, no. Saka HBO, no, every 9 PM pinaplay. Joke lang po, no. Ayan, so ito po a video, no, na nag-i-invite si Sir Tom, no, to watch the Bakal. So for my last slide po, no, nakalagay diyan, no, it's a quote po, no, when opportunity knocks on your door, always be willing to take a chance because you never know how perfect something could turn out to be. Ama, kasi totoo po siya, binaligan ko, no, binaligan ko siya nung time na na-invite ako. Actually, ang una ko lang talagang ginawa, naging open lang ako dun sa opportunity. Hindi ko naman ho nakita na after 6 years, 7 years, ganito yung mangyayari dun sa buhay namin. To be honest, hindi ko siya talaga nakita. Ang pinakaginawa lang namin talaga is naging open kami dun sa opportunity. Na if ikaw, naniniwala ka rin, no, na everything's happened for a reason. Tama? The mere fact na nandito ka ngayon, di ba? It's a Sunday, no, afternoon, di ba? Eh, nagbigay ka ng oras dito sa dinami-dami kapatid ng tao sa buong Pilipinas. Sa dinami-dami ng tao kapatid dun sa barangay nyo, tama, dun sa town nyo. Ikaw yung nandito. I believe di yan aksidente. Ama, merong purpose si Lord kung bakit ikaw yung nandito. Ama, again, sa dinami-dami ng tao, ikaw yung nandito eh. Pwede namang di ikaw eh. Yung kapitbahay mo, yung nanay mo, kung sino man, kapatid, di ba? Pero the mere fact na ikaw yung nandito at inabot mo itong part na to ng presentation, I believe meron siyang purpose. Ama, meron siyang purpose, di ba? Siguro, for my last kwento, di ba? Or last na sasabihin para sa inyong lahat, especially to those people na hindi pa part ng Ifern, no? Kailangan mo lang mag-decide ng mabilis. Tama? Kailangan mo lang mag-decide na mabilis. Merong tanong yung speaker nung time na ako yung nakaupo dyan. Ang tanong nung speaker, kailan ko daw gustong mabago yung buhay ko? Diba? And habang sinasabi niya yun, no, paulit-ulit mo tinatanong, kailan ko ba gustong mabago yung buhay ko? Tama? Based dun sa story ko po, no, totoo lang, hindi naman ako lumaki sa marangyang pamilya. Hindi ho. Parang bata pa lang ako puro. Alam mo yun, tatay ko nga driver, di ba? Ang dami kong gusto, hindi magawa, etc. So on and so forth, di ba? So in short, ang dami ko ng hirap na pinagdaanan sa buhay. Di ba? Nung na-experience ko siya na ngayon, meron na akong pamilya. No, nung time na nagsisimula ako, sabi ko may mali eh. May kailangan akong gawin, di ba? Kasi nangyari na siya eh. Di ba? Nung tinanong ko yung lola at lola ko, ganun din daw. Kasi yung lola at lolo ko, mangingisda. Ama, yung lolo ko. Yung lola ko nagtitinda sa palengke. Ama, nung huli nung lolo ko. Diba? So, tapos, eventually, sa nanay ko naman. Tama? Tapos ngayon, na-experience ko rin dun sa mga anak. Sabi ko, may mali. Ama, ha? May kailangan akong gawin. Diba? May kailangan akong gawin. So, ikaw, same question, kapatid, yung gusto kong itanong. Ama, kailan mo gustong mabago yung buhay mo? Ama, nung narinig ko yun, diba? Ang gusto kong isagot, kung kaya bukas, bukas ni. Diba? Kung kaya ngayon ni. Ama, yung mga tipong ganun. Kasi nga, ayoko na nun eh.
Diba? So kung ikaw, katulad ko kapatid, na ayaw mo na rin ng mga na-experience mo, diba? Yung tipong pag-gising mo, bill na naman, diba? Pag-gising mo, iisipin mo yung paano kaya yung pambaon ni ganito, paano kaya yung bayad ko kay ganyan, tama? Paano kaya yung pangpasok ng anak ko, pang tuition, pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, kapatid. Kung sawa ka na dun, kapatid, gawin mo tong Ifern. Tama? Gawin mo yung Ifern. Diba? Oo. Especially yan, dun sa mga participants natin, nakikita ko, no? Parang majority mo mga parents na. Ama, alam mo ba yung pagiging parents natin, kapatid? Napakalaking ano yan, pribilihiyo yan. Diba? And same reason, diba, na ginamit kong motivation in life. Diba? Sabi ko ako, as a tatay, sa edad ko na yun, no? I'm 24 years old, no? Nakita ko yung Ifern. Okay? So sabi ko ako, kaya kong tiisin yung gutom. Ama, kaya kong tiisin yung pagod, puyat, lahat ng kapatid, kaya ko yung tiisin. Pero yung makita ko yung anak ko umiiyak dahil walang gatas, kapatid, ibang usapan yun, di ba? Name it, kung anong kailangan kong gawin, gagawin ko yan para sa mga anak ko. Di ba? So, kayo, kung kayo, mga parents din, katulad ko, no, gawin niyo yung Ifern. Di ba? Huwag mo na intindihin sarili mo. Di ba? Gagawin mo to para sa mga anak mo. Ama? And same din, nung narinig ko, di ba? Sabi nung speaker, pag-uwi mo sa bahay mo, tignan mo yung mga kapamilya mo. Tignan mo siya, di ba? Kung ikaw, satisfied ka na, nung makikita mo na ganito yung itsura ng bahay, tama? Ganito yung itsura ng anak mo, ng nanay mo, ng tatay mo, huwag mong gawin yung Ifern, huwag mong gagrab yung Ifern. Kung ikaw, satisfied ka na, kung okay ka na, pero even if 1% kapatid na na-feel mo, ama, hindi nila deserve yun, tama? They deserve better, they deserve mas magandang buhay, they deserve something in life, tama? Gawin mo yung Ifern. I-grab mo yung Ifern. Tama? At kung kailan mo siya gagawin, tutulungan na kita, kapatid. I-start mo na siya ngayon. Tama? Bakit ngayon? Bakit ngayon, Ken? No, ano yung masasabi mo sa akin? Bakit kailangan namin itong simulan ngayon? Alam mo, simple lang siya. Tama? Sa more than 7 years or sa more than 6 years or almost 7 years namin na nandito sa Ifern, totoo lang, tama? Dalawa lang po naman yung klase ng tao, tama? Na nagjo-join sa Ifern. Diba? Or mga, naririnig ko na sinasabi ng mga tao sa Ifern. It's either sayang, ama, sayang, nakita ko na yan 1 month ago. Ama, iimbitahin ko sana yung kumari ko, member na pala. Naimbita na pala ng iba. Ama, ay sayang, nakita ko na yan 3 months ago. Yung taong nag-invite sa akin, nakasasakyan na ngayon. Kumikita na ng extra, no, 50 to 100,000 pesos, sayang. Yun po yung mga tao na hindi agad nag-start. Yun po yung mga tao na hindi agad nag-join. Tama? So, all the bias, reason, and intention, no, even if yung some of you is ngayon pa lang natin nakilala or ngayon ko pa lang din po nakita. Tama? Ang gusto ko, sasabihin mo, after 1 month, after 3 months, after a year, kapatid, no, is yung buti na lang. Tama? Buti na lang ginrab ko yung Ifern. Tama? Kasi ako, right now, yun yung masasabi ko eh. Buti na lang, 6 years ago, ginrab ko yung opportunity. Tama? Buti na lang, 6 years ago, kapatid, no, may taong nagdala sa akin dito sa Ifern. Tama? Buti na lang, kapatid, 6 years ago, tama, naging open-minded ako. Tama? And after 6 years, bago yung buhay ko. Tama? So kayo, magsimula kayo ngayon. Diba? Huwag mo nang isipin, kapatid, sa dami na nakita mo, for sure, yung mind mo punong-puno, tsaka yung heart mo eh. Tama? Ako, meron akong tip na ibibigay sa inyo, huwag ka na masyadong mag-isip. Ang pinakakailangan mong isipin, kapatid, kung paano ka magiging part ng Ifern, kung paano masisimulan yung negosyo. Kasi bakit ganun ko siya sinasabi sa inyo? Kasi nga, meron na siyang sistema. Hindi ka na maliligaw. Ama, susundan at susundan mo na lang siya. And once you become a member, kapatid, yung sistema na yun, ipapakita sa'yo nung taong nag-imbita sa'yo. Ama, and once you become a member ng Ifern, even ako, pwede mo kong lapitan. Tuturo ko sa'yo yung sistema na yun. Ama, even yung mga nagsalita dito kanina, no, pwede mo silang lapitan. Tuturo nila sa inyo, no, yung sistema na yun. Ama? So, pwede ba tumayo, no? Dito, no, yung mga tao na naniniwala, kapatid, no, that their family deserve better, no? Oo, na yung mga loved ones nila, kapatid, no, is deserve na deserve ng mas magandang buhay, tama? Yung mga anak nila, nanay nila, tatay nila, kapatid, no? So again, remember ha, hindi ko kayo pinatayo para, alam mo yun, di ba? Dahil makita ko lang na sumunod, di ba, na tumayo, di ba? Hindi po, remember, kapatid, no? May nakatingin sa atin. May nakatingin sa atin, di ba? Yung pagtayo nga, hindi mo magawa, eh, di ba? For me, that's the start, di ba? No, nakita ni Lord, tumayo siya, gusto niya daw na ano, mas magandang buhay para dun sa mga anak niya. No? So, with that, no? Ayan, congratulations po sa inyong lahat, no? I am your SAPAR Presidential Director, Ken Quierre. And to God be all the glory, no? Welcome po in advance dun sa mga members po natin, okay? Sa mga new members. No? God bless po, no?